napaos kasi sigaw ng Happy New Year. Wala naman sigurong naputokan sa inyo. Okay? So, kung tayo po ay tatanungin, ano po ba ang naidulot sa atin ng 2021? Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang kwento. Amen? Ang iba ay maaaring thankful dahil sila'y blessed ng Diyos. Pero kagaya ng pinapaalala ko sa inyo, hindi po ang pasasalamat ay nakabase doon sa seasons at circumstances ng buhay natin. Kasi kung doon natin ibabase ang pasasalamat, paano kung ang nangyari sa iba ay kabaliktaran ang nangyari sa iyo? Halimbawa, nagpapasalamat ka sa Panginoon dahil may trabaho ka, paano yung nawala ng trabaho? Di hindi na sila magpapasalamat. Paano yung magpapasalamat sa Panginoon kasi nadagdagan sila sa pamilya, di ba? Paano naman yung namatayan? Yung nabawasan ng member ng family. So, hindi nakabase doon sa circumstances or sa season ng buhay. Ang pasasalamat po natin ay ito. Dahil sa kabila ng lahat, ang Diyos ay nananatiling matapat. At ang Diyos ay nandyan kasama natin at di siya nagbabago. Yun po ang ipagpapasalamat. Amen? Kasi kung ang Panginoon ay nandun sa ating valleys at nandun din siya sa ating mountains, nandun siya sa good times natin at nandun siya sa bad times natin. So, walang reason para tayo ay magmukmok, para tayo ay maging malungkot sa pagpasok natin sa 2022. Diba? The God who kept us safe and secured sa taong 2021, siya din ang Diyos na magbibigay sa iyo ng protection ngayong 2022. Paniwalaan niyo po yan, mga kapatid. Amen? Okay. So, God is the giver of many wonderful new things. Okay? We come to Him by faith. Kung kayo po ay mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, we come to Him by faith in Christ, and He gives us new birth. Sabi po ng Bible, pag hindi nakaranas ang isang makasalanan ng pangalawang kapanganakan, he cannot enter the kingdom of God. So, salamat po, may new birth. Amen? Spiritual birth na tinatawag. Paano nangyayari ang spiritual birth? Nung ikaw ay umami na makasalanan at tinanggap mo si Jesucristo bilang tagapagligtas, ikaw ay pinanganak spiritual. Ang tawag po dyan, new birth. Okay, so maraming new sa isang believer. Then, He gives us a new nature. So if you are a believer of the Lord Jesus Christ, meron kang new nature. Hindi lang sinful nature ang nasa iyo, kundi ang Holy Spirit ay nakatira na sa iyo ngayon at ikaw ay may bagong nature. Ibig sabihin, may connection ka na sa Panginoon, meron ka ng kamalayan sa spiritual na bagay. Okay? Then, meron tayong new heart. Pangako yan ng Jeremiah, no? Pangako ng Panginoon na bibigyan niya ang bawat mananampalataya ng bagong puso. Amen? Tapos, merong new life. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So, mayroon tayong bagong buhay. Then, dahil ikaw ay mananampalataya na, meron tayong new hope. Amen po ba? Na ang makasalanan, ang kanyang destination ay hell, but because of the grace of the Lord Jesus Christ, meron ka ng hope of heaven. So, new hope. Amen? At meron tayong new task. Diba? Bilang mananampalataya, pwede nang maging useful ang buhay mo. Hindi sa mga makamundong gawain, kundi sa mga gawain para sa Panginoon. Kagaya nung mga umawit kanina, ang dalawa po doon ay bagong baptized. Amen? So, hindi sila nagagamit sa Panginoon dati. Hindi sila kumakanta sa Panginoon dati. Amen? Pero nung sila ay naging mananampalataya at nag-follow sa Panginoon sa water baptism, naging member sila ng Living Hope, at ngayon, kumakanta na. Naging special number niya. Diba? Ibig pong sabihin, nagkakaroon ng changes ang buhay. Amen po? So, marami po sa atin na nakaka-alam na tayo, bawat isang tao ay mayroong talento. Amen? Pero pag hindi mo yan pinagamit sa Panginoon, sayang po yan. Sayang. Amen? So we have a new task.
Finally, at the end of the way, He will give us a new body in a new home called heaven. Diba? Pag nag-rapture, kukunin ang mga mananampalataya. Okay? Ang katawang ito na nasisira, nabubulok, nagkakasakit, namamatay, papalitan ng bagong katawan. Amen? At tayo itatransfer sa bagong bahay. I've got a mansion just over the hilltop. Amen? So, kayo ba'y kasama doon? So, today, God has given us a new year. Second day pa lang po ng new year. Amen? Ng 2022. This means a new start for some of us. We have not done so well in the old year. Now, we have a chance to make a new start. Forget the past. Di na makakatulong sa iyo. Pwede mong lingunin, pero wag mong gawing home. Diba? Ang past po ay pwedeng gawing resort. Okay? Pero wag na wag mong gagawing bahay or abode, no? Sapagkat hindi po tayo dapat nabubuhay sa nakaraan. So, what is needed in this new year? Tatlong bagay. Number one, we are to repent. Old message, old instruction, subalit laging bago ang mensahe. Ang salitang repentance po ay kailangan ng bawat tao. Ang ibig pong sabihin ng repent ay change of mind. Ang ibig pong sabihin ng repent, turning from bad things, turning from sin, diba, unto God. Turning from darkness unto light. Yan po ang ibig sabihin ng repent. Tingnan niyo po ang lamentation. Kaya yan pinangalan ng lamentation sapagkat diyan po si Jeremiah ay naglalament. Okay? Ibig po sabihin, iniiyakan niya yung naganap sa bayan niya. Siya ay isang propeta na nakasaksi na itong bayang pinakamamahal ng Diyos, bakit ganito na ang kinasadlakan? Diba? Sila'y apple of the eye ng Panginoon, pero bakit ganito na ang nangyari? Hindi ito matanggap ng madali ni Jeremiah. Okay? Kaya siya sumulat ng lamentation. Amen? Okay, tingnan niyo po ang Jeremiah, Lamentation 1, verse 8. Nasabi po dyan, Jerusalem hath grievously sinned. Therefore, she is removed. All that honored her despise her, because they have seen her nakedness. Yea, he sigheth and turneth backward. Yan ang problema sa Jerusalem. Yan ang naging problema ng Israel. Nalimutan nila yung ginawa ng Diyos na kamanghamanghang bagay sa kanila. Mula nung sila idalhin from Egypt, tinawid sila ng Red Sea. Amen? Tapos pinaghanda sila ng Promised Land. At yan na nga yung kinalalagyan nila, yung Israel. Amen? Sila'y pinaunlad ng Diyos sa lugar na yan. Subalit ang sabi dito, sila'y nagkasala. Kinalimutan nila ang Panginoon. Sila'y nag-turn backward. Okay? At ang sabi dyan, yung lahat ng gumagalang sa Kanya, yung lahat ng na nagbibigay parangal sa Kanya, ngayon, nilalait na siya. Sabi ni Jeremiah, anong nangyari? Bakit ganito ang nangyari sa bayang Israel? Amen? Mga kapatid, maaaring ang nangyari sa Israel as nation ay nangyayari din sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Na ikaw dati, maayos yung kalagayan mo, marami ang rumirespeto sa'yo, marami ang nakatingala sa'yo. Amen? Maaaring ikaw, pinaunlad ng Diyos, nilagay ka ng Diyos doon sa kinalalagyan mo na hindi ka mahihiya, pero dumating ang panahon na halos di ka na makatingin mata sa mata. Diba? Halos di mo na maipagmalaki kung ano ka ngayon. Amen? Alam niyo po, ang Panginoon po ay nagpapaalala sa Israel at ganun din sa bawat isa sa atin. Pagpasok natin ng 2022, kung ano man ang mga failure na naranasan sa 2021, mag-pray ka, Panginoon, ayaw ko nito. Totoo po, bago tayo makaramdam ng kalungkutan, bago natin masabi na hindi ito ang buhay ko, hindi ganito dapat ako eh. Amen? Bago mo yan maramdaman, nararamdaman yan ng Diyos. Hindi rin gusto ng Diyos ang nangyayari sa atin. Ayaw din ng Diyos na tayo nalulunod sa kasalanan, di ba? Nalulublog sa mga pangbagsak, dahil hindi yan ang design sa atin. Amen? So, tingnan niyo po, we are to repent.
We know that repentance is the first step to God. A man can never have a personal relationship with God until first of all, he is repented of his sin. Okay? Subalit, pag natutunan natin na mag-repent, amen? Ikaw ay nilagyan ng Diyos ng bagong pag-asa, bagong buhay, pero may time na kahit Kristiyano tayo nagkakasala. May time na kahit Kristiyano tayo nagkakamali at tayo po ay nagbabackslide, lumalayo sa Panginoon, still ang repentance po ay nandyan, available. At yan po ang pinakamagandang mensahe na dalhin mo ngayong 2022. Amen? 2021, may mga bagay ka bang nagawa na dapat mo nang talikuran? May mga bagay ka bang nagawa na dapat mo nang pagsisihan? Mga kapatid, hindi magtatagumpay ang ating buhay kapag tayo po ay nag-aalaga ng kasalanan. Si Adam and Eve hindi naging masaya after na sinuway nila ang Diyos. Amen po? Nagtago sila sa halamanan. Di ba? Naglagay sila ng takip dahil gusto nilang mag-cover up. I-cover up yung kanilang nagawa. Pero hindi nila alam na ang Panginoon ay nagmamasid sa kanila. Amen? Okay? Isipin mo, dati di naman nila alam na sila ay hubad. Pero dahil kumain sila ng bagay na pinagbabawal, na karoon sila ng malisya, amen? At ayun na, nagdamit na sila ng dahon. Okay? Nagtahi si Adan ng dahon ng malunggay, di ba, Brad? Ha? Tinahi yung dahon ng malunggay. Paano ba yon? Tinahi yung fig leaves, di ba? Fig leaves, tinahi, tapos dinamit nila. Gusto nilang mag-color green, di ba? Gusto nilang mag-camouflage, makatago lang. Gano'n naman ang tendency talaga pag nagkakasala, amen? Gusto mong i-cover up. So, ito po yung dapat nating gawin, no? Tatlong bagay. Meron pang disobedience na dapat pagsisihan. There is disobedience to be repented of. Proverbs 28:13, ang sabi po doon, siya na nagtatago ng kasalanan ay hindi magtatagumpay. Subalit siya na nagsisisi sa bagay na to at ito ay tinatalikuran niya, siya ay magkakaroon ng kaawaan. Nabasa niyo? Ang sabi, he that covereth his sin shall not prosper. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Kung ang kasalanan ginagawa mo ng 2021 ay ipapasok mo ulit sa 2022, hindi ka magpa-prosper. Sigurado yan. Sabi po ng aklat ng number, be sure your sin will find you out. Amen? Kasalanan ang dahilan kaya pinalayas si Adan at Eva sa Eden. Amen? Kasalanan ang dahilan bakit maraming pamilya ang nawawasa, maraming relationship ang nasisira, maraming anak ang napapariwara ang buhay, maraming bansa ang bumabagsak because of sin. Amen? And sad to say, even Christian, bumabagsak because of sin. Amen? So kung may bagay kang dapat pagsisihan, isa yung disobedience. Naging masuwayin ka ba noong 2021? Baka naman pwede nang maging masunurin ka ngayong 2022. Amen? Obedience is not always easy, but it is always right. Amen? Ang pagsunod sa Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, pagsunod sa magulang, mga anak! Diba? Ang pagsunod sa magulang, nakakapagpahaba ng buhay yan. Ephesians 6:1. Amen? So there is disobedience to be repented of. There is negligence to be repented of. Meron ka bang sin of commission? At letter B, meron ka bang sin of omission? Okay? Akala ba natin ang kasalanan ay nagawa mo lang yung di pinapagawa? Hindi lang po yan. Ang kasalanan po, hindi mo ginawa ang dapat mong gawin. Amen? Hindi mo nagawa ang pinapagawa sa iyo. Ang tawag yan, sin of negligence or sin of omission. You are omitting an important thing sa buhay mo. For example, alam mo ang tama. Okay, James 4:17. Pakibasa. James 4:17. Sa kanya na nakakaalam ng mabuti. Ayan o. Datapwat sa kanya na nakakaalam na gumawa ng mabuti at di niya ito ginawa, to him, it is sin.
Alam mo na palang tama, di mo ginawa. So, nagkakasala ka. Alam mo na palang mali, ginawa mo. Nagkakasala ka. Alam mo na palang tama, di mo ginawa. Nagkakasala ka. Amen? Tama ba ang magsimba? Pag di mo ginawa, are you sinning or not? You're sinning against God. Amen? Kasi sinabi, huwag pabayaan ang sama-samang pagtitipon. Amen? Tama ba ang magbasa ng Biblia? At di mo ginawa, you are sinning against God. Tama ba ang gumawa ng mabuti sa kapwa? Di mo ginawa, nagkakasala ka. Tama ba ang rumispeto sa magulang? Di mo ginawa, nagkakasala ka. Amen? So, anumang bagay na tinutulak ka ng konsensya mo, lalo na kung Kristiyano ka, may Holy Spirit na nag-uudyok sa'yo, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo bilang mananampalataya. Tapos di mo ginawa. Parang sinasabi mo sa loob, manahimik ka dyan. Amen? Di ba? Tinanggap mo si Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ ang pumasok sa'yo eh. Sabi na Ephesians 1.13 na yung Holy Spirit ang pumasok sa atin. Nananahan na yan dyan forever. Hindi nyo namamalayan pag gusto mong gumawa ng kasalanan, ang lakas ng konsensya. Power yun ang Holy Spirit. Amen? Tapos pagka meron kang di nagawa, ang lakas ng konsensya, di ba? Kasi nag-work siya. Amen? Parang gusto niyang maglagablab. Ganun ang gustong gawin ng Holy Spirit sa buhay mo. Okay, dahil ikaw ay mananampalataya na, sige, lumagablab ka. Let your light so shine before men. Amen? Tapos, ikaw naman, nahimik ka din. So, kung matulog. Amen? Oh, you are sinning. Yan ba ay dapat pagsisihan ngayong 2022? Yes. Bagay na ni-neglect natin. Matthew 21, 28 to 31. Isang bagay na matututo tayo dito, no? Matthew 21. Ang sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng parabola. 28. But what think ye? A certain man had two sons. And he came to the first and said, Son, go, work today in my vineyard. And he answered and said, I will not. But afterward he repented and went. Verse 30. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir. And went not. Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, the first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. So ito ang parabola. May isa daw tatay na may dalawang anak. Ang sabi niya sa isa, Anak, uutosan kita, pumunta ka sa bukid. Sabi nung anak, Ayoko! Diba? Yung mga ganyang anak, diba? Ayoko! Pero sabi, afterward, ano daw sabi? Nagsisi siya. At pumunta. Amen! Ang tawag doon, repentance. Okay? Change of mind, change of action, change of behavior. Amen? Tapos, sabi nung tatay sa pangalawa, Anak, punta ka sa bukid. Sabi naman nung pangalawa, Opo, tay! May mga ganyang anak, di ba? Yes, dad! Tapos, ang sabi diyan, maya-maya, di pumunta. Ang tanong ni Jesus kasi ito, sino sa dalawa ang gumawa ng kalooban ng ama niya? Ang sagot, yung una. Kasi nagkamali man siya sa umpisa, na-realize niya at binago niya. Amen po? So kung meron kang negligence ngayong 2021, amen? Kahit sang damakmak na New Year's resolution ang isulat mo, amen? Pero walang pagsisisi sa puso mo. Amen? Wala kang plano talaga na palitan ang behavior mo, palitan yung actions mo, palitan yung motibo mo. Hindi mangyayari yan. In fact, New Year's resolution cannot cook rice. Amen? Ah, hindi ka nga makakahugas ng pinggan kahit may New Year's resolution ka. Tama? Hindi ka nga makakalinis ng bahay mo pagka may New Year's resolution ka lang sa notebook mo.
ang kailangan true repentance. Amen? Na kapag nalaman mong nag-fail ka, na-realize mong mali ito, gagawin mo. Na kahit walang nakatingin sa'yo, walang nagmamando sa'yo. Pwede po ba? 2022, sabi doon, be faithful and be true. This 2022. Ang pagiging faithful at ang pagiging true, kahit walang nakatingin, kahit walang naguutos. At yun ang pinakamagandang klaseng paglilingkod. Yung hindi ka inutusan, yung may pagkukusa ka. Alam niyo ba yung unang anak, sabi niya, ayaw ko tayo. Pero ang maya-maya, nagsisi siya at sinunod yung utos ng tatay niya. Naku ha, there is negligence to be repented of. You may not have indulged in open sin, but you have neglected your Christian duties. When you came to Christ, you vowed to be faithful. You kept this vow for a while, then you let other things crowd Christ and His church out of your life. Amen? Oh, wag naman na first Sunday lang nasa church ka. Tapos yung 51 Sundays, wala ka na sa church. Congratulations sa mga naka-52 Sundays sa taong 2021. Palakpakan natin sila. Okay? Yan, may mga naka-52 Sundays. Hindi na natin babanggitin kung sino. Pero marami pong nakabuo ng 52 Sundays. Grabe, no? Amen? To God be the glory. Okay? Online man or virtual. Or sorry, face-to-face. Amen? At least talagang ginoon nila. Kaya naman, sa school nyo nga eh. Nagiging most punctual kayo eh. Diba? Nagiging perfect in attendance kayo sa school. O baka naman may na-promote sa inyo sa trabaho o nabigyan ng incentive ng mga bosses nyo kasi wala kayong absent sa company nyo. Amen? Pero kumusta naman sa church? Diba? Na-perfect mo ba ang 52 Sunday? Amen? Ha? So, check natin. Magandang i-desire natin yan ngayong 2022, di ba? Okay? Oh, wag lang first Sunday. Amen? I'm sure sa mga churches, puno sila pag first Sunday. Amen? Okay? Puno? Ah? Okay. There is disobedience to be repented of. There is negligence to be repented of. Let us say, there is an indifference to be repented of. Meron pong bagay na dapat nating pagsisihan at isa doon ang pagiging indifferent natin. Alam niyo po ba yung indifference? It is also a sin. Kasalanan pa rin po ang pagiging indifferent. Verse 21 ng ating text. Ano po ang sabi sa Lamentation chapter 3 verse 21? Sabi diyan, "This I recall to my mind." Or sorry, tama ba yan? Therefore, have I hope. Buksan niyo na lang po Philippians 2, 1 and 4, 1 hanggang 4, Philippians chapter 4, verse 2. Sin of indifference ay hindi na dapat natin papasukin sa taong 2022. Okay? Basahin po ang Philippians 2, verse 1 to 4. Ito po ang sinabi ni Apostle Paul sa simbahan ng Philippos. Okay? Sabi dyan, "If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill you my joy that you may be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others." Ang problema po sa church ng Philippi, may ilang member doon na indifferent sa isa't isa. Okay? So, hindi sila nagkakaroon ng kasalanang sabihin nating hayag na sila ay disobedient, amen? Na sila ay negligent, pero ang kasalanang kinasasadlakan nila yung pagiging indifferent. Pag sinabi pong indifferent spirit, ito yan. Yung wala kang pakialam. Amen? Diba? Sabi nga ni Maritoni ba yun? Sabi niya, pag ikaw ay namumuhi, ay okay pa yon. Pag ikaw ay nagagalit. Okay? Ang pangit daw sa isang tao kapag ikaw ay mayroong apathy. Okay? Alam niyo ba yung apathy? Apathy.
Okay, halimbawa, mag-ano ka? Apat video, ha? Sinabi mo, B, C, D, tapos baka, okay? Baka da, tapos apati. Di ba? The joke lang po. Apati. Ang ibig sabihin ng apati, yung walang pakialam. Di ba? Yung ayaan nyo kung anong ginagawa nila, basta ako, may sarili akong gusto. May sarili akong ginagawa. Amen po? Okay, tingnan nyo po ito. Sabi ni Apostle Paul, magkaroon kayo ng one mind. Magkaroon kayo ng the same mind. Okay? Tapos, nagbigay pa siya ng pangalan kung sino yung mga tinutukoy niya. Chapter 4, verse 2. Ang sabi niya dyan, I beseech Judeas and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. Itong dalawang to na member ng Philippian Church, si Judeas saka si, hindi ko mabigkas yan eh, Syntyche ba or Syntyche. Ayan. Ay hindi sila nagkakasundo. Okay? So, bakit ko to sinasabi? Kasi kung sa panahon, sa nakaraang taon, may mga tao na hindi ka nakasundo. Hindi mo nakasundo. Di ba? Mga taong kung saan feeling mo ay ginawang ka ng masama. Feeling mo ay hindi siya naging maayos na nakaibigan, hindi siya naging maayos na kasama, hindi siya naging maayos na kapatid. Di po ba? Huwag na natin ipasok ang attitude na yan ngayong 2022. Amen? Kung ikaw ay feeling walang pakialam ng 2021, makialam ka na ngayong 2022. Especially, mga Kristiyano, amen? Kung ang Panginoon ay malapit nang bumalik, kulang na ang panahon natin. Wala nang panahon para maggirian, mag-alitan, magtalo-talo. Ang kailangan na ngayon magkaisa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, kapag tayo po ay may indifferent spirit, iyan po ay isang bagay na dapat nating pagsisihan. Okay? Makipag-cooperate ka sa kung ano mang ginagawa ng body of Christ. Okay? So, 2021, baka di ka mahagilap. Ngayong 2022, dapat magpakita ka na. Amen? Ha? Huwag ka nang nagtatago. Okay. So, number one, we are to repent. Disobedience, negligence, and indifference. Number two, we are to resolve. Okay? Kailangan po hindi lang repentance, kundi yung word na resolve. Verse 21 ng ating text. Sinabi po ni Jeremiah sa Lamentation 3:21 na meron daw siyang pag-asa sa kabila ng lahat. Napansin niyo ba kanina anong binabasa natin yan? Sinasabi ni Jeremiah na halos siya ay isang pain doon sa mga predator. Di ba? Sinasabi niya, dinidescribe niya yung kanyang sarili na para bagang nilagay doon sa target. Di ba? Tapos ang Panginoon daw ay kumuha ng araw at siya yung tinatarget. Di ba? Lahat yan, yung mga salita dyan sa Lamentation, ayan yung mga sinasabi ni Jeremiah ang karanasan ng Israel at karanasan niya because of their sin. Okay? So, pero ang ginawa ni Jeremiah, sa kabila ng naranasan niya yung disiplina ng Diyos, meron siyang resolve. Sabi niya, I have hope. Diba? Nabasa niyo sa verse 21? This I recall to my mind, therefore have I hope. Ano daw yung naalala niya sa kanyang isipan? Bakit siya nagkaroon ng pag-asa? Ito yan, verse 22. It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail na. Mga kapatid, pwede kang mag-fail ng maraming beses. Pero hanggat may pananampalataya ka sa Panginoon, hanggat di pa tapos ang Diyos sa'yo, amen? Meron ka pang magagawa. Ibabangon ka pa ng Panginoon. I-allow mo ang Panginoon na ibangon ka. Hello? Okay, focus po tayo. We are to resolve. Lalo na, first month ng taong ito. Ito yung panahon na maglista ka ng mga bagay na gusto mong i-accomplish ngayong 2022. Okay?
Maglista ka ng mga bagay na, na dapat mong fokusan ngayong 2022. Nako ha? Kung baga, kung merong isang bagay na tutumbukin mo sa taong 2022, ano yun? Diba? For example, sa physical natin, kung ito'y napabayaan mo noong 2021, ano ang dapat mong gawin ngayong 2022? Sa pagpapabaya natin sa ating katawan, nagkakasakit tayo. Uulitin mo pa ba ngayong taong to? Hindi na. So magkaroon ka ng resolve. Diba? Sa relation na life mo. Diba? Yung pagiging mainitin ng ulo natin ay nagkakaroon tayo ng kaaway. Uulitin mo pa ba ulit ngayong 2022? Amen? Diba? Or, kabaliktara naman. Magpasensya kaya ako. Diba? Maghabaan ko kaya yung aking lubid. Amen? Oh, relational life. Yung sa iyong spiritual life, ano ang iyong tutumbukin ngayong 2022? Amen? Oh, kumusta ka noong 2021? Diba? Striving together ka ba noong 2021? Oh, ngayong 2022, striving to be faithful and true. Amen? Huwag samahin nyo na yan. Ako ha? Letter A, Daniel resolved that he would not defile himself. Isa sa halimbawa ng resolve ay si Daniel. Basa po. Daniel 1 verse 8. Kung nabasa nyo ang aklat ng Daniel, sila'y mga Hudyo na nabihag doon sa Babylonia sa kasa Assyria. Because of their sins, nabihag sila. So nakatira sila sa ibang bansa. At doon sa ibang bansa, doon sa kinalagyan ni na Daniel, okay, sa Babylon, ay pinalitan yung pangalan nila. Maraming gustong ipabago sa kanila eh. Okay? Tingnan nyo po. Basahin natin ang nangyari sa kanila. Verse 6. Okay? 6 muna tayo. Now, among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. Tingnan nyo po ang mga naging pangalan nila. Verse 7. Unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar. So si Daniel, pinalitan ang pangalan niya ng Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Misael of Meshach, and to Azariah of Abednego. So itong mga Jewish name nila, pinalitan ng Babylonian name. At yung mga pangalan na yan ay kapangalan ng Diyos-Diyosa ng Babylonia. Marami kasing Diyos-Diyosa ng Babylonia. Okay? So yun ang ipinangalan sa mga Hudyong believer. Grabe, no? Okay, tingnan nyo po sa verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Sabi dyan, si Daniel nag-purpose sa kanyang puso. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng resolve. Amen? Na kahit anong mangyari, pwede niyong palitan ang pangalan ko. Daniel, palitan niyo ng Belteshazzar. Pero pagdating na sa paiinumin niyo ko ng alak ng hari, pakakainin niyo ko ng kinakain ng hari na mga hinandog sa Diyos-Diyosan bago kainin, sabi ni Daniel, I will request doon sa Prince of the Eunuch na huwag mong gawin sa akin yan. Amen? Because pinorpose ko na sa aking puso na di ko i-defile ang aking sarili. Alam niyo po ba yung word na defile? Pinorpose ni Daniel sa puso niya na ayaw niyang sirain, ayaw niyang mantsahan ang kanyang sarili. Ang tawag yan, resolve. Ibig kong sabihin, ang pinapakita dito ni Daniel, ganito. Dapat ang believer may standard. We are in this world, but we are not of this world. Amen? Ang Kristiyano, iba sa sanlibutan.
Iba ang believer sa unbeliever. Paano mo maaakay ang unbeliever sa pananampalataya kung ang ginagawa nila, ginagawa mo rin? Alam niyo po ba bakit si Nebuchadnezzar ay nasave? Naniniwala ako na si Nebuchadnezzar ay nasave. Dahil may testimony siya sa chapter 3. Okay? Na yung Diyos ni Daniel, pinaniwalaan na ni Nebuchadnezzar. Alam niyo kung bakit? Because of the resolve of Daniel. Sa kasi Shadrach, Meshach at Abednego, may resolve din yung tatlong yan. Naalala niyo sa chapter 3 na gumawa ng Diyos-Diyos ang napakalaki si Nebuchadnezzar, ginto. At ang sabi niya, pag narinig niyo ang musical instrument, lahat ng nakarinig, sumamba kahit nasa ang lugar kayo, lumuhod sa Diyos-Diyos ang ginto na yan. Tapos may nagsumbong, mahal na hari, di ba nagpanukala ka at firmado mo na nag-uutos na lahat ng makarinig ng musical instrument ay lumuhod? Oo, nagbigay ako ng utos niyo. Diba? Sabi nung mga nagsumbong, mahal na hari, merong magkakaibigan, tatlo, Shadrach, Meshach, Abednego, hindi lumuhod. Tawagin yan, hulihin yan. Hinuli, di ba? Sabi ni Shadrach, ni Bukadnesar sa kanila, sige, patutugtugin ko pa ulit. Bibigyan ko kayo ng chance. Kasi itong apat na to, si Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego, mga ano to ni Bukadnesar, inilagay sa pwesto sa gobyerno. Mga tagapayo niya ito. Totoo ba, Shadrach, Meshach, at Abednego, na di kayo lumuhod? Sabi nung tatlo, opo, mahal na hari, totoo, na di talaga kami lumuhod. O sige, bibigyan ko pa kayo ng isang chance. Okay? Paiinitin ang pitong init yung pugon. Okay? Ihuhulog dyan yung di sumamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Pero patutugtugin ko pa yung mga musical instrument at may chance pa kayo na lumuhod. Pag hindi kayo lumuhod, itatapon kayo doon. Anong sabi nung tatlo? O, sabi na, basahin na lang natin. Daniel chapter 3. Pinag-uusapan natin yung resolve, ha? Verse 15. Now, if you be ready, that at what time you hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, you fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, you shall be cast the same hour into the midst of the burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hand? Sabi ni Nebuchadnezzar, walang Diyos na makakapagligtas sa inyo sa kamay ko. Okay na? Tingnan niyo po ang sagot ng tatlo. Verse 16. Sana, no? Ma-adapt natin itong paninindigan nila. Ano sabi nila? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. Hindi kami magiging maingat sa pagsagot mo sa bagay na to. Verse 17. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. But if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Hari ang kausap, ha? Ang sabi, oh, mahal na hari, hindi kami magiging maingat sa pagsagot mo sa bagay na yan. Ang pagsagot namin sa bagay na yan. Ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay kaya kaming iligtas sa kamay mo. Pero kung hindi man, mahal na hari, be it known unto thee na di pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyos sa ngayon. Matindi, no? Ha? Kung iligtas kami ng Diyos namin, okay. Pero kung hindi, hindi pa rin kami sasamba sa sinasabi mong Diyos-Diyos. Opo, sinong hari hindi magagalit? Tingnan niyo po sa verse 19. Then was Nebuchadnezzar full of fury. And the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Nagbago yung aura niya. Kasi nga, ano niya yun, mga tauhan niya yun. Amen? Sabi niya, therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 17 times more than it was wont to be heated. Inainit ng sobrang init. Verse 20. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast, itinapon, in the midst of the burning fiery furnace. Therefore,
because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung mga berdogong naghulog sa kanila, ang unang namatay. Ang unang nasunog sa sobrang init. Eh kung yung nagtapon nga nasunog, paano na yung tatlo? Doon mismo sa gitna. Amen? O, tingnan niyo po. Verse 23. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar, the king, was astonished, and rose up haste and spake, and said unto his counselors, did we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true, O king. He answered and said, lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Matindi, no? Hindi makatulog yung hari, nagising. Sabi niya, dumungaw siya dun sa pugon. Sabi niya, di ba nagtapo tayo ng tatlong lalaki doon? Sabi nung kanyang tauhan, opo nga nari. Bakit nakakakita ako ng apat? Naglalakad sa gitna ng apoy. At ang forma ng pang-apat is like the Son of God. S, capital S, Son of God. Sino yun? Jesus Christ. Amen. So sa Old Testament, may pre-appearance ng Panginoong Jesucristo. Pero tingnan nyo po, kailan siya nag-appear? Nag-appear siya sa mga believer na mayroong resolve sa puso. Amen? Ang kanilang resolution ay ito. We will not defile ourselves. Amen! Mga Kristiyano, ha? Napadaan ka sa isang inuman, believer ka, pare, tagay. Isa lang, ha? Diba? Hindi po, hindi. Ano ako? Believer ako ng Panginoon. Ito naman, walang pakisama. Amen? O, sige na nga, basta isa lang, ha? Okay? O, maya-maya. Dagdagan mo na, pre. Ito naman, eh. Bagong taon naman, eh. Amen? O, sige, basta isa na lang, ha? Isang ano na, pre? Isang bote na. O, sige, basta ngayon lang to, ah. Okay? At New Year naman. Ang bihira. Tapos lumipas ang ilang araw, in-invite mo na sa church. Brad, sima tayo. Maniwala sa'yo. Uminom ka nga nung biyaya ka namin, eh. Sabihin mo, simba. Sabihin mo, o, di ba? Paano ka pa makakapagbiyaya? Kung ang ginagawa nila, ginagawa mo rin. Kaya, unang-una, si Daniel, may purpose na sa puso niya na hindi ko mamantyahan ang sarili ko. There's no problem kung unbeliever ka. Amen? Kung wala ka pa kay Kristo, gawin mo lahat! Magpakasawa ka! Amen? Pero pag Kristiyano ka, nasa iyo si Kristo. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang taong na kay Kristo, bagong nilalang. Amen po? Bagong nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, nawawala na yung mga bagay na dati mong ginagawa nung wala ka pa sa pananampalataya. Hindi madali ang pagbabago. Step by step yan. Amen? Pero siguradong may pagbabago magaganap sa'yo kung tunay ka. Yan ang basihan. Amen? Kung tunay ka. Naintindihan, mga Kristiyano? We are to resolve. So Daniel resolved that he would not defile himself. Letter B, Jacob resolved to bring his tithe unto the Lord. Genesis 28:20-22. Si Jacob ay may resolve din na sabi niya, idadalhin ko sa Panginoon, pag blines mo Lord ako, dadalhin ko ang lahat ng aking tithe sa iyong sa iyo. Okay, 28:20-22. Nabasa niyo po? Matthew. Genesis 28. Kwento ko sa inyo kung anong nangyari kay Jacob. Sabi sa verse 20, and Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way, that I go and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God,
And this stone which I have set for a pillar shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Okay? He was a young man and had sinned against his father and brother. Si Jacob yan. Alam niyo si Jacob, nadaya niya si tatay niya sa kasi kuya niya. Okay? Si Esau, di ba, inagawan niya ng birthright. Okay? Ganyan si Jacob, maraming failure sa buhay. Okay? He was now running away from home dahil guilty siya. Feeling niya, hinahunting siya ni Esau, papatayin siya. After a dream he had, he vowed to live for God and to give tithes. That morning when he made the vow, he had nothing. Kasi tingnan niyo po, sa verse 20, sabi niya, no, wala siyang bread to eat and raiment to put on. Ibig sabihin, pulubi si Jacob dyan nung nag-vow siya. Pero ang vow niya ganito, Panginoon, pag-blenes mo ko at iningatan mo ako at pinayagan mo akong makabalik sa bahay ng aking amang si Abraham, ng aking lolong si Abraham, ano man ang ibibigay mo sa akin, ibibigay ko ang tithe, ang 10% sa'yo. Okay? When he got back to that spot several years later, he was a rich man. Yan ang resolve ni Jacob. Okay? By faith, naging maunlad siya. Sapagkat, pinorpose niya na sa puso niya na anuman ang ibigay sa kanya ng Panginoon, i-honor niya ang Panginoon. Okay? Nanatili ba si Jacob na pulubi? Hindi. In fact, si Jacob ay siya yung Israel because of his vow to the Lord. Ano ang pwede mong i-vow ngayong January pa lang sa Panginoon? Diba? Maaari yung iba sa inyo nagpipray pa lang ng trabaho. Amen? Maaari yung iba sa inyo nagpipray pa lang ng para sa pag-aaral. Diba? Pero, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Kung wala ang tulong ng Diyos, hindi tayo tatagal, hindi tayo mag-survive. Be faithful and true. Amen? Okay? We are to resolve. Panghuli, we are to remember. Lamentation 3:19 hanggang 25. Pangatlong ingredient para tayo magkaroon ng Happy New Year, we are to repent, we are to resolve, and we are to remember. Sabi diyan ng Lamentation, isa sa naaalala niya, okay, at nagkaroon siya ng pag-asa dahil ang Panginoon daw ay gracious at full of compassion and merciful. Okay? So, letter A. We must remember that we never can repay Christ for all that He has done for us. Iyan ay forever na paalala sa atin na hindi natin kayang bayaran ang ginawa ni Kristo para sa atin. 2 Corinthians 8:9, siya na mahirap, o siya na mayaman ay naging mahirap para ikaw na mahirap ay maging mayaman. Okay? Pero ang ini-expound doon ay grace ng Panginoon. For you know the grace of the Lord Jesus Christ. What has He done? He knew that we have sinned and that the wrath of God would fall upon us. So He went to the cross. Alam niyo po, yung pinakamatinding sakripisyo, si Kristo nang gumawa. Para ikaw, huwag ka na magsakripisyo. Amen? Kundi yung buhay mo na lang, ialay mo sa Kanya bilang living sacrifice. Hindi ka na kailangan mapako sa cross. May napako na doon. Hindi mo na kailangan pumasa ng cross. May pumasa na ng cross para sa'yo. Ako ha? Ayan nga yung magnanakaw na nakapako sa cross eh. Naligtas. Amen? Yung isa hindi. Yung isa naligtas. Bakit? He believed that yung katabi niyang napako sa cross, siya ang tagapagligtas ng mundo na nagbayad ng mga kasalanan ng tao. At sabi ni Jesus Christ sa kanya, today, thou shalt be with me in paradise. Amen? So, pusakal man, nakakilala pa sa Panginoon. We must remember that we never can repay Christ for all that He has done. Letter B, we must remember that the greatest happiness and the richest reward come to those who are faithful. Okay?
This cannot be a happy new year for you unless you are living for Christ. People are looking for happiness in the wrong places. Okay? This world can give you temporary happiness. Amen? But only God can give you everlasting joy. Kaya nga, iba yung happiness sa joy. Amen? Ang joy ay Jesus over you. Joy. Diba? Kapag ka si Kristo ay nasa iyo, siya ang source ng iyong joy. May problema man, salamat, may Panginoon ako. Amen? So, we must remember that the greatest happiness and richest reward come to those who are faithful. Sabi ng Lucas 16, ang matapat sa maliit, magiging matapat sa malaki. Okay? At pag di ka naging matapat sa maliit, paano ka magiging matapat sa malaki? Amen? Letter C, we must remember that this may be our last year. Oh, yan, warning na rin yan, amen? Sino nakakaalam na mangyayari bukas? 2021, may kakilala kang namatay, di ba? May kaibigan ka sa Facebook na namatay. Amen? 2021, ang sobrang daming mga nakaitim na picture o na Facebook profile, di ba? Kandila ang nakaganon. Amen? O ngayon lang, magpapalit yung taon, isa sa kaibigan ko, namatay yan. Namatay yung kapatid. Di ba? Hindi nakaabot ng 2022. Amen? Every day, pwedeng yan na ang last day mo. Kasi walang nakakaalam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. So we must remember that by the grace of God lang kaya tayo buhay. Amen. Eh, pastor, ang bata ko pa. Kung ano naman. Amen? Nakadalaw ka na ba sa cementerio? Pare-parehas ba doon yung haba ng nitso? Diba, hindi? Merong ganyan, merong, diba? Ganun eh. So, hindi namimili ng edad ang kamatayan. Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die. It is appointed. Pag sinabing appointed, is scheduled. Amen! So, hindi tayo pwedeng maging kampante at hindi pwede tayong magmalaki na sabihin na, next year, buhay pa ako. Amen? Next month, buhay pa ako. Hindi natin alam yan. Amen? Mayroon ng gumawa niyan eh. Gusto nyo, ipakita ko sa inyo, Luke chapter 14. Okay? Akala niya, ang haba pang ng taon na mabubuhay siya. Luke chapter 12 pala, sorry. Luke chapter 12, verse 16. Ito, basahin nyo at malapit na tayo magtapos. Ano sabi diyan?
This night, your soul will be required of you. Kanino ngayon mapupunta ang mga inipon mo? Sabay, bigay ng warning. Verse 21. So is he that layeth up treasures for himself and is not rich. So nakikinig tayo? Naintindihan natin ang mensahe? Kapag hindi mo sinama ang Diyos sa plano mo, sa pangarap mo, sa buhay mo, di ba? You are not rich toward God. Okay? So, we must remember that this may be our last year. Pwede yan. Every January 1, pag ako'y magbe-birthday, ang lagi kong sinasabi sa Panginoon, grabe Lord, buhay pa ako. Amen? Buhay pa ako. Oh, next year na naman, kung payagan ng Panginoon. Diba? Buhay pa ako. Amen? May bumati sa akin kahapon, grabe pala birthday mo, Pastor. Daming handa, double celebration, new year na, birthday mo pa. Sabi ko, ewan ko ba, ayoko nga maghanda. Bakit sila naghahanda para sa akin? Sabi ko, buong mundo naghahanda para sa akin. Tapos, nagpapaputok pa sila. Sabi ko, grabe na yan. Amen? Oh, diba? Nag-iihaw, kung ano-anong ginagawa, amen? May sigawan pa. Amen? O, kaya lang, hindi happy birthday sinisigaw. Happy New Year. Amen? Totoo po yan. O yan, naka 2 days ka na. 2 days na tayo, amen? Sa 2022. Panginoon, kung mabuhay pa tayo bukas, 3 days na. Bilangin mo yan. So count us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Okay? So kung payagan ng Diyos na 12 months ulit, ngayong 2022, buhay pa tayo, purihin siya. Amen. Amen? Oo, marami sa inyo nagkasakit. Marami sa inyo ay nagkaroon ng mabigat na suliranin. Pero buhay pa rin naman. Amen? Patunay yan na may chance ka pang makapaglingkod sa Panginoon. Amen. Huwag niyong sayangin yan, mga kapatid. Okay? Sobrang dami po ang pinatay nitong pandemic na to. Okay? Sobrang dami. Huwag tayong pumayag. Nabago tayo kunin ng Panginoon, di tayo nakapaglingkod sa Kanya. So ano ang tatlong ingredients para sa Happy New Year, hindi Sad New Year? Okay? Repentance. May mga bagay ba na dapat mong talikuran na at di na ipasok ngayong 2022? Pagsisihan. Pangalawa, resolve. Diba? For the sake sa pangalan ng Panginoon, kaya mo bang ingatan ang patotoo mo? For the sake sa pangalan ng Panginoon, kaya mo bang kontrolin kahit gustong-gusto mo nang magpakasama? Kaya mo bang kontrolin? For the sake sa pangalan ng Panginoon, pwede ba? Tulungan mo naman ako, Lord, na huwag laging na nadadala ng agos. Amen? Diba? Tapos, yung tinatawag na remember. Okay? Always remember. It's only by His grace. Diba? Kaya tayo humihinga. Kaya tayo nakakakilos. Kaya tayo nakapagpapatuloy. Okay? Yung grace na yan ang kailangan natin hanggang sa matapos ang taong ito. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Okay? So, hinighlight natin yung katapatan ng Diyos. Okay? Kasi siya na nagpaumpisa ng mabuting bagay sa atin, kaya niyang tapusin yan hanggang dulo. Ilinya lang natin ang sarili natin doon sa kalooban niya. Amen, mga kapatid? Okay. Head bowed, eye closed. So, ginampanan ko po ang trabaho ko na mangaral at magbigay ng mensahe para sa inyo. Kilala po tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung saan ka nahirapan noong nakaraang taon. Alam ng Panginoon
na maraming beses na gusto mo nang give up. Maraming beses na gusto mo nang iwanan ang pananampalataya. Pero muntik lang naman, di ba? Muntik lang. At ngayon, nandiyan ka pa rin. Hindi kaya may nais ang Panginoon na iparealize sa'yo na kailangan mo siya sa buhay mo. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay di pa nagpapasya na gawing tagapagligtas si Jesus, baka ito yung taon para sa'yo. Pagsisihan mo ang kasalanan mo at tanggapin mo si Kristo na siyang nagbayad ng kanyang dugo para sa ating kasalanan. Sabihin mo sa kanya, Lord, tinatanggap kita, ikaw ang Panginoon ko, ikaw ang tagapagligtas ko. Ang buhay na walang hanggan na inaalok mo ay aking tinatanggap. Nasa John 3:16 po yan, mga kapatid, mga minamahal kong bisita. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang kauna-unahang nire-rescue ng Panginoon sa atin ay kaluluwa natin. Kasi alam ng Diyos na may impyerno na pwede tayong puntahan kapag tayo'y namatay na hindi ligtas. So kung nagawa mo na yan, ginawa mo ng tagapagligtas ng buhay mo si Hesus Kristo, ito naman yung panahon para ang daily life mo, ialay mo sa Kanya. Yung mga decision making, diba, yung mga plans, huwag kang kumilos, huwag kang magplano na hindi kasama ang Panginoon. Mga bagay na dapat pagsisihan, pagsisihan na natin, panikuran na natin. Mga kapatid, kalimutan na natin kung may mga failures tayo, ihingi mo na ng tawad yan, okay na. At patawarin mo na rin ang sarili mo. May mga bagay na di natin matanggap, bakit nagawa natin yan? Nagugula tayo. Ako ba yun? Nagawa ko yun? Pero huwag kang magtaka sapagkat tayo'y makasalanan. Talagang mahina tayo nagagawa natin yun. Humingi ka ng grasya sa Panginoon na maging iba naman ang takbo ng buhay mo ngayong 2022. Doon sa mga mananampalataya na nagkulang ng paglilingkod sa Panginoon sa nakaraang taon, baka ito na yung panahon para sa'yo. Ialay mo ang iyong talento, ang iyong oras, kakayanan para sa Panginoon. Doon sa mga nananalangin matagal na para sa salvation ng kanilang mga loved ones, mga kapamilya, baka naman ito na yung taon na sasagutin na ng Diyos ang ating prayer. Mga kapatid, keep on praying for them. Alam natin na may pangako ang Diyos. Nais natin na makasama natin sila sa kabilang buhay. So, huwag kang mag-stop sa pananalangin. At doon sa mga nanghihina, be strong po. Marami pang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay niyo sa taong ito. Maaaring ikaw ay inaatake ng iyong karamdaman. Pinahirapan ka ng karamdaman na yan, ng problema na yan sa taong 2021. Kausapin mo ang Diyos ngayon. Lord, palayain mo ako dito. Magtitiwala ako sa iyong kakayanan at kapangyarihan. Gawin mo yan. May positibong bagay na nais ibigay ang Panginoon sa atin. Paniwalaan mo yan. Head bow and eye closed. Panginoon, tunay po, araw-araw bago ang iyong biyaya, bago ang iyong kaawaan, bago ang iyong katapatan, Panginoon. Salamat po, dinala kami ng iyong katapatan sa panibagong taon na ito. Help us, Lord,
na yung mga failures namin sa nakaraang taon ay wag nang maulit. Makita sa amin ang tunay na repentance. Change of our mind, change of our action. Turuan mo kami na maging determinado, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ikaw po ay matapat sa kabila na kami po ay nagkukulang. Panalangin ko ang bawat pamilya ng Living Hope, Lord. Ikaw po, Ama, ang magbigay ng kalusugan sa bawat member ng aming tahanan, Panginoon. Hinayo mo po sa sakit, sa mga existing sicknesses, Lord. In Jesus' name, panalangin namin na gumaling po ang bawat isa. Ikaw din, Ama, ang magsaayos, Lord, ng mga relationship po namin. Pagbungahin mo po ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Wine-welcome namin ang gagawin mo sa taong ito. Sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya, sa aming pagpapagamit po sa iyo. Bless mo po ang disaya ng bawat puso. Kayo po nakakakilala sa kanila. Panalangin ko po, Panginoon, i-comfort mo po ang mga nalulungkot, Panginoon. Bigyan mo ng iba yung lakas. Sa mga porsigido, Panginoon, bigyan mo ng reward ang kanilang determinasyon. Salamat po, Ama, sa iyong gagawin. Salamat sa paalala ng iyong salita. Ang lahat po ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan, God bless you, mga kapatid, sa mga online na nakasama namin. To God be the glory. At mag-send po kayo ng inyo pong picture, no, para sa ating attendance. At dito naman po sa on-site, salamat po sa Panginoon at tayo po yung nandyan. Okay, so yung welcome natin to. Nandyan si Valerie, nandyan si Sherilyn, Hannah Grace Salago, Chesca Francisco, Dali Borlado, Stephanie Malaki, Jenny Lynn, Christine, Tess Losada, pamangkin ni Sister Tess Losada, si Sister Ashley nandito ngayon, si Gilier, si Franz, okay, si Ma'am Anna Bernal online, salamat po, Brother Jerry, taga Rivasia, salamat po, Nicole Santos, Adrian Castor, Melly Tantara, Brad Altar, Jack Agripo, Ann Palconaya, Sir Salsa Tolentino, Baronia Arlen, Joshua Agas, Kayla Gorillo, Digeya, AC Gasihan, Cedric Dimapulangan, Dennis Evangelista, si Ninang Normi Gusante, at Leia Jane Serapin. Salamat po. At sa mga di namin nakita pero nandiyan kayo, to God be the glory. At thank you so much sa inyong oras na nilaan para sa Panginoon. Okay? So, announcement lang, after po ng ating lunch ay 2 o'clock, meron po tayong church fellowship. Then 4 o'clock ay ang ating afternoon worship service. Okay? Ayan, salamat po. May mga bata po sa church at ang mga bata po sa church ay ano yan, no? Kaligayahan yan ng mga nasa church dahil sabihin, ang Panginoon po ay nagpapausbong, no? Ng mga kabataan na someday sila naman yung magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Dalhin lang natin ang dalhin. Amen? Oo. Pagka yan ay natuto ng kumanta para sa Panginoon, blessing po yan. Amen? Okay, so palakpan natin ang Panginoon. Happy New Year sa bawat isa. Ayan, mabuhay tayo ng masaya. Okay, mabuhay ng masaya. Mabuhay ng matapat. So, start ko na po yung ating i-recite ngayong taon, no? Every after service, ang sasabihin ay Jesus, our Savior, is faithful and true. We must be faithful and true this 2022. O, di ba? Sana di ako magkamali, ha? Okay? So, sa mga susunod, kabisado na natin yan. Amen? We must be faithful and true this 2022. God bless you. Shake hands one another. Ay, sorry. Kung ayaw nyo maki-shake hands, ay pwede pong ganyan lang muna, no? Okay? Salamat po, mga kapatid.
at mag-forward tayo ng ating mga pictures. God bless you. For making the sun to shine, putting the stars in the sky, for the flowers that bloom, the ocean so blue, thank you, Lord, for the sparrow that sings, it makes sweet melody, for the rivers that flow, the rain and the snow. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord, for everything you've done for me. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord, for making me whole, saving my soul. Plenty to eat, thank you, Lord, for the church where I worship and pray, for the freedoms that I have today. Sweet Spirit, I feel your presence so real, thank you, Lord, for being a friend so my sad heart cheer, for holding my hand when I could not stand. Thank you, Lord, for giving your life for me on the cross of Calvary, for taking my place, mercy and grace. Thank you. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord, for everything you've done for me. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord, for making me whole, saving my soul. Thank you, Lord. Thank you.